Hello guys, welcome back to my channel. So if you are new here, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell for more updates and videos, guys. And for this video, guys, so magiging ano naman tayo, magiging fitness or I mean to become fit vlog ba ito or di ba alam? So ang dami yung tatanong sa akin, ano ba yung mga workout routines ko, ano ba yung mga kinakain ko, ano ba yung dapat gawin pag payat, ano ba dapat gawin pag mataba ka, so gusto mong maging fit. So if you are interested, just keep on watching. So, kanina nag-workout ako. Bumalik ako ng gym mga around 2 months na. So, nasa 2 months na ako lang bumalik ng gym. Pero, nag-gym na ako since 2016. Pero, stop siya, stop. If you are following me sa or friend tayo sa Facebook, so, makikita nyo talaga na payat ako before. As in, sobrang payat ko talaga. And then, nag-stop ako ng gym. Medyo, nag-gym ako, naging okay yung katawan ko. No, nagkaroon ako ng konting abs. I mean, dalawa, apat na abs. So, at saka, nag-stop naman ako kasi sobrang busy ng work ko talaga, guys. Kasi nasa Thailand ako. I am an English teacher. Tapos, nag-process ako ng mga requirements ko dito, pamunta dito. So, yun nga, guys. Ayun, nag-stop ako. Tapos, kumain ng kumain. Tumaba, lumaki talaga yung chat ko, guys, hanggang umabot ako ng 67, 68. Pero usually, yung ano ko talaga, yung weight ko talaga, guys, nasa 61 or 62 lang. Pero, nung kain ako ng kain, tumaba, lumaki yung chan ko, guys, at saka hindi ko na alam. Siguro medyo stress, so hindi ko na alam kung paano siya ibabalik sa dati, sa dating angle, sa dating angulo. So, yun nga, guys. So, ano ba yung ginawa ko? Tapos, bumalik ako ng gym. Ngayon, nasa 65 ako. Tapos, yun nga, guys, ano ba yung dapat kainin? So, disclaimer, ito lang yung mga na-experience ko before. So, para before na nagkaroon ako ng lumitong chan ko, nagkaroon ako ng abs. Pero ngayon, guys, nasa, ito na siya. Ayan. So, wala po yung ano, hiyak-hiyak po yan. So, ayun, ito na po yung ating build ngayon na ating katawan kasi nasa bumalik ako ng gym. So ano ba yung dapat kainin? So yes guys, avoid talaga ng rice. Pwede kayo mag-rice if starting pa lang kayo. Pwede kayo mag-rice pero MWF or 5 times a week sa pero usually iwasan niyo talaga mag-rice pag gabi. So yun nga guys, yung kinain ko yung clip na to i-ano ko lang mamaya. Yung kinain ko ngayong gabi, dalawang whole eggs, merong mga sliced na watermelon, apple, tsaka isang mangga, tsaka yung parang may spinach or merong. So yun nga guys, pero dapat usually guys, yung kakainin nyo, mayroong proteins. Like example, eggs, white eggs, tapos wet bread, tapos ano pa ba? Yung mga avocado, yung mga breast na chicken part, tapos yun nga guys. So, pag sa morning, usually nagkakapela ako guys. So, pero avoid yung too much sugar, so hindi po siya pwede. So, cereals, usually tapos mayroong banana tuwing umaga. Tapos, pagka lunch, doon ako nag-rice, guys. So, doon ako nag-rice kasi para 1 to 2 cups na rice. Para at least may energy tayo sa buong araw kasi nagtatrabaho tayo, guys. So, hindi naman tayo full time na pagpapaliit lang siya yung ating ginagawa. So, yun nga, guys. Next, pagka evening, usually have rice. Usually, guys, pero hindi everyday. So, usually have one half to one cup of rice lang yun na ano, usually yung kinakain ko guys. So yun na siya, and then kung gusto nyo talagang magkaroon ng magandang physique or magandang katawan, dapat mag-exercise din kayo guys. So yun, punta ng gym, mag-enroll ng gym, invest sa gym kasi sarili nyo naman nag-invest nyo guys. So invest sa gym, mag-workout for chest, for bicep, tricep, yung abs, yung shoulders, back, so legs. So yun nga guys, first time yung mag-gym guys, kumuha kayo ng coach or mag-research kayo sa YouTube. Maraming YouTube mga tutorials dyan paano mag-workout na ganito. Kasi pag hindi tama yung workout nyo or yung mga tawag yan, mga positions na ginagawa nyo sa gym, hindi yun mag-work sa inyo. So usually, kanina nag-abs workout ako. So intense abs workout yung akin kanina. So, yun yung guys. Pero pag wala tayong budget sa gym, pwede kayong sa bahay lang. So, pwede kayong kumuha ng isang litrong tubig. Kaya ito guys, oh. Mga essentials lang guys. Mga essentials. Kagaya nito guys, punuin nyo to siya kasi
nasa 6 liters ito, guys. So, dalawang ganito, pwede siyang i-workout na parang ganyan, pa shoulders. Yun, guys, pwede yung ganyan, pwede yung ganyan. So, ito. So, makakatulong ito pag wala tayong budget pang gym. Push-ups, curl-ups, yun yung mga pwedeng sa bahay lang. Tapos, yun usually push-up talaga. So, kasi yung push-up, pwede yung sa tricep at saka sa chest nyo. So, pampaganda ng chest at saka tricep, yung push-up. So, yun nga, guys. So, pag may budget talaga kayo, guys, pwede kayong bumili ng mga whey proteins, mass gainer. Kasi ako, nag-invest din ako, meron tayong pa-free. Pero ngayon, guys, so, disclaimer, hindi lahat magiging okay ang epekto sa'yo ng mga mass gainer na yan or mga whey protein. Kasi ako, guys, nag-stop ako ng mass gainer kasi romami yung pimples ko. So, nakaka-cause siya ng acne. Kaya, mag-ingat kayo sa mga iniinom nyo dyan na mga mass gainer or whey protein. Tapos, ito, may pa-free sa gym. Yung kasama naming thigh sa gym, may pa-free siya na ganito. So, whey protein ito siya, guys. So, whey protein, meron siya mga vitamin D, vitamin C, zinc, oxalate, calcium, B1, 2, 6, 12 na vitamin. Tapos, ito siya, guys, pampa-firm or pampa-tone na siya yung whey protein. Gusto nyo na maging firm yung katawan nyo, ito yung gagamitin nyo. Tapos, yun nga, guys. So, if mga suggestions kayo, guys, please comment down below. So, yun nga, guys. Yeah, disclaimer, I'm not an expert. Ito yung mga experience ko before at ngayon, yung mga alam ko lang. So, disclaimer. Disclaimer talaga. So, yun nga, guys. Yun. Yun nga, guys. So, punta tayo yung dinner natin ngayon. Hello, guys. So, kakarating ko lang galing gym at saka ngayon. Ano ba yung i-dinner natin? So, sa mga nagda-diet dyan, so disclaimer, ito lang yung mga na-research ko, tapos ito yung mga pagkain na mostly na nahanap ko sa internet na pampa-diet or pampa-liit ng tiyan. So, usually guys, yung dinner ko medyo ano siya, parang MWF, TTH, Celery Sunday, ganun. So, hindi siya consistent kasi pag binigla mo siya na walang rice guys, so parang sumasakit yung ulo natin. So, yun nga guys, so ano ba yung i-dinner natin mamaya? So, yun. Wait ako sa inyo. 2 whole eggs tayo. Mayroon tayong isang ripe mango. Mayroon tayong watermelon. At saka may isang tayong apple. So, mostly, ito yung dinner ko. Yung parang ano lang, light dinner. So, yung hindi mabigat sa tiyan. If gusto nyo talagang magkaroon ng abs, guys, or gusto nyong lumiit yung chan nyo, hindi naman totally na abs agad, gusto nyo nung lumiit yung chan nyo, so avoid eating rice, guys. So huwag nyo siyang totally na everyday wala talagang rice, pero kahit minsan na MWF, schedule nyo siya, guys, kung gusto nyo talagang lumiit ang chan nyo. So ito yung i-dinner natin. So yeah. Ano ba yung mga workout or ano ba yung mga diet food nyo, guys? Ano ba yung kinakain nyo? I-share nyo naman, guys, sa amin para at least meron tayong ideya na parang... So hindi naman ako parang expert dito, guys. So meron talagang guide yan for mga dietaries, ganun, guys. Magan-ganun. So ito lang yung mga research ko based sa experience ko, based sa kung ano yung... na-watch ko sa mga internet or sa YouTube, sa videos, sa mga na-research. So, hindi naman ako expert sa ganito, guys. Depende niyan sa inyo if gagayahin nyo, guys. Kaya, yes, for more workout or diet videos, so please subscribe my channel, guys. So, yan. If meron kayong mga i-share dyan, guys, na para sa pampa-diet na mga ganon, so leave a comment down below, guys. So, see you to my next vlog! Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog, guys.